Naglunsad na ng manhunt operation ng mga pulis laban sa suspect sa pagpatay at posibleng panggagahasa sa isang batang babae sa Los Baños, Laguna. Napag-alamang inireklamo na dati ng attempted rape ang suspect. Saksi si Mark Zambrano. Matapos mawala noong December 27, sa kalunos-lunos na lagay ng natagpo ang patay, ang 8-taong gulang na si Maricris Sapin nitong December 30. May tila saksak sa kanang mata, galo sa muka, paso ng sigarilyo sa maselang bahagi ng katawan at mga senyalis ng posibleng paghalay. Wala rin siyang saplot at sadyang tinabunan ng talahib ng matagpuan sa Barangay San Antonio sa Los Baños, Laguna. Yung mga ganong sitwasyon, nakikita ko lang talaga yun. Napapanood ko sa TV. Hindi ko akalain ako sa amin dadapo yung mga ganong katasasang masakit. Hindi katanggap-tanggap. Tukoy na ang suspect bagamat hindi pa siya pinapangalanan habang nagpapatuloy ang manhunt operations. Pero inireklamo na raw siya noon ng attempted rape ng isang 17-taong gulang na biktima noong bisperas ng Pasko. Nung charge namin yung crime scene, we recover an evidence which is vital to the identity of the suspect. That particular evidence na nag-connect dun sa suspect because that evidence identified nung victim niya sa attempted rape niya. Hustisya ang hiling ng ama ng biktima na magdiriwang panamansana ng kanyang ikasyam na kaarawan sa January 31. Meron dapat magdusa doon at makaranan sa iyo. Sa'yo, ito sila lang yung karanasan niya. Yung kahayupan na ginawa niya. Itong Oktubre lang nang halayan din sa Los Baños ang isang UPLB freshman. Nakaligtas siya at naidetalye ang krimen na nakatulong sa pag-aresto ng suspect na isang tricycle driver. Taong 2011 naman, nang gasain bago patayin sa Los Baños si Given Grace Sibanico. Isang gwardiya at isang tricycle driver ang inaresto kaugnay ng krimen. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.